guys. Magandang umaga po. Gagawa po ako ngayon ng barong dress na 2 piraso. Ang yardage po nito ay 1.5 yards. Pareho po sila. Pero ang magagawa ko lang po dito sa isang ito na 1.5 yards ay 3/4 lang. Pero ito pong checkered, baka po kakasya siya ng long sleeve. Kasi meron pa po ako ditong ritaso, yung tira ko sa baby dress. Gagawin ko pong sleeve niya. Tapos guys, yung checker, dalagyan natin ng bulsa. Ang collar po nito ay parang sa barong din. Oh guys, ito yung ating front ng barong dress. Ito kasi, yan, ito pakita ko sa inyo guys. Ito, ganito lang po yan. Galing ito sa polo. Niluwagan ko na lang po sa laylayan. Ngayon, pag kumuha po kayo ng barong, ganito lang po yon. I-fold nyo muna ng 1.5 inches, tapos 1.5 inches, tapos iganon nyo siya guys. Yan, dito nyo ipapantay yung front ng polo. O, yun lang guys. Tapos ito, mula doon sa shoulder, kung maglalagay kayo ng bulsa, down 10. Tapos dito guys, pagka ganitong malaking dress, mag-espasyo kayo dito ng 4 inches papunta dito sa tabi. Tapos ang bulsa po natin ay 5 inches lang. Yun, 5x7. O yun lang guys, ito yung back natin. Yung barong kasi, may yoke yun, pero ito kasi dress. Yung pong yoke, inilapat ko muna dito, pati yung back, tsaka natin siya ginupit. Oh, ito yung bangkito niya. Ito yung pinakaibabaw na collar, guys. At ito yung sleeve. Pagkukuha kayo ng front nitong barong, unahin nyo muna itong ito, guys, yung may ganito. Ayan, nakuha na natin ito, guys. Ngayon dito, may guhit po kasi yung checkered eh. Susundan nyo po yung guhit. Ito na yung kanan. Kailangan po kasi ito mamaya pag tinahi natin. Pantay po yung inyong checkered. O, yan. Napantay na po natin. O, guys. Ito na yung ating back. Hindi na siya pwedeng kunin ng naka-double. Kukunin natin siya ng naka-spread na ganito. Para makuha natin yung laylayan. Hindi tayo pwedeng kumuha ng bangkito ng paayon, kailangan yung nag-move siya. Kaya dito, kunin na po natin yung bangkito. Itong packet, ganito po siya kunin. Magkabilang dibdib po kasi ito, lagyan nyo dito ng notch. Kasi po, mamaya pag tinahin nyo, kailangan ganyan po sila. Magkaharap sila. Kasi pag doon natin dinala, magkaharap din naman. Pero mas okay po na ganito. Para yung tingin, isang slide dito, isang slide doon. Ganun po ako gumawa ng checkered. Ngayon, dito na po tayo sa sleeve. O, ito yung manggas natin, guys. O, yan. Ngayon, sayang naman yung tela natin. Ito, doon yun na po siya doon sa ibabang yun. O,
kailangan yung stripe ng yung checkered ng collar nyo eksakto din yung gupit. Para po pag tinignan yung pagka-checkered ng tahi nyo, maganda po siyang tingnan. Pasobra lang muna kayo doon para mahabol nyo yung tamang gupit. Huwag nyo muna kung eksakto yung collar nyo. O yan guys, natabas na natin. Tatahiin ko. Tatabasin ko yung isang piraso para dalawa naman sila. O guys, ito na yung front natin. Pagka kasi yung panlalaki, sa kaliwa ito. Pero pag pambabae, dito sa kanan. Yan, pag pambabae dito sa kanan, ito lang. Isa, dalawa. Yan. Para hindi tayo malito, dalawa muna guys. Dalawang fold muna, pabalik. Oh, ito siya guys. Bumalik kayo ng fold na dalawa. Ngayon, kung kaya nyong ipaganon, pwede naman. Pero dito na lang po kayo sa laylayan. Etong pinold nyong to, ibalik nyo siya. Ito, ipantay nyo dito. Ayun guys. Oh. Tapos, dito kayo tumakbo sa tabing to. Basta sisiguraduhin nyo guys na ito eh mas malaki ng konti kaysa dito. Oh, yun oh. Pag dito na sa itaas, ito, ito yung lalagyan ng butones guys. Ito naman yung takip. Oh. Ito na siya guys. Uhalis pala, hindi butones. Sorry. Ito po yung sa uhalis. Ito po yung kanyang takip. Oh, yan. Ngayon, itong bulsa, binasting ko na po ito kanina. Mahirap po kasi ikapit ito pag ano, matagal po yung vlog natin, maiinit kayo. Kaya ito, dodoblehan ko na lang po siya. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina guys. Oh. Kailangan yung isang bulsa, ganito din ang format niya. Ito po yung lalagyan ng butones. Ngayon, nilagyan ko na rin po siya ng bulsa kanina para po hindi mahaba yung ating vlog. Siya guys. Ito yung kaliwa. Ngayon, itong kaliwa, ito guys, ito yung sa botones. Ang gagawin naman natin dito ngayon, i-fold nyo ng doble, isa, dalawa, o yan. Ganitong polo dress, ang ginagawa ko dito guys, hindi ko dinadaan sa edging kasi ito matibay ang pagkatela nito, kailangan tibayan din natin ng tahi. Ito na po yung shoulder natin. Ito po yung kabila. O
papalensyanahin po natin. Tapos babalik ta rin nyo dito. Guys. Ngayon, kung gusto nyo naman, kasi polo ito, ipaling nyo yung tahi sa likod, pasadahan nyo dito ng 1/4. Tapos, ibalik nyo po siya doon. Tapos na natin, pagdikitin nyo itong balikat, yan, lagyan nyo ng tapyas doon, naggawa ng bangkito, lagay nyo sa ilalim yon. And guys, oh, pakagatan nyo ng konti. Kailangan nasa ibabaw yung pilong. Ito, ibalik nyo dito. Sakto lang po siya. 10 inches. Tapos guys, ito. Tanggalan nyo ng ganun. Maglagay na agad kayo ng nuts doon. Ngayon, ito naman yung kanyang ibabaw na collar. O, ito guys. Ngayon, itong ibabaw na collar. Itong pilon. Itahin nyo na po muna dito. Dito, mag-lock kayo. Tanggalin natin. Tapos dito, guys, i-finish nyo siya na ganun. Puno po na checkers ito, mag 1/4 po kayo. Pero pagka po chalice, hindi ko po tinatahian yung ibabaw na ganito. O yan guys. Ngayon, pag ito natahian nyo na, pantayin nyo po ng ganito. Kunin nyo na po yung center. Yung pong center nito, ayan, idikit nyo na po siya doon. Sa gitna rin ng bangkito. Tapos, pumunta po muna kayo sa banda rito. Ayan guys po, ito yung sobra natin, 1 inch. 1 inch dito sa baba, 1 inch din sa ibabaw. Antayin nyo ng ganito. Gupitan nyo po siya dito. Ganun din po dito sa kabila. Nagupitan nyo na. Kunin nyo yung gitna nitong walang pilon. At
ko siya, guys. Ito. Nakuha na natin yung gitna nung walang pilon. Ngayon, ito, isukat nyo po dito bago kayo pumunta doon. O, yan guys, o, eksakto lang. Kapit na po natin. Ngayon, balik kayo dito. Ito, ipantay nyo po ito dito. Ayun o. Tapos guys, gupitin nyo. Tapos itong kabila guys, eto, ayun o, pantayin nyo rin doon. Tapos, baliktarin na po natin. Na siya guys. Baliktad na natin. Yung ano na doon, pasok nyo siyang ganun. Ayan guys, oh, hindi nyo na kailangan mag-fold kasi naka-fold na siya. Pagdating dito, yung ginupitan nyo yun, ipasok nyo yung nakasigit na yun. Pwede siya guys, oh. Oh. Ngayon, balik tayo doon. Ayan guys, oh, itong ano na to, pag na-plantya, wala na yan. Ito po yung likod, yan, flat, at ito po yung wrap. Oh, ito guys, ito yung sleeve natin, dito. Guys, ikapit na natin yung manggas. I-edging ko lang yung manggas, guys. Oh, guys, na-edging na natin yung manggas. Dikitin na po natin yung tagiliran na init natin dito sa manggas. Thank you.
Oh, edgingin ko lang po yung dalawang side. Oh, guys, na-edging ko na yung dalawang side. In-edging ko na rin po yung laylayan. Yan, ito na po siya. Ngayon, pag nagtupi kayo, huwag po malaki yung tupi. Tamtaman lang po, half inch. Oh, yan guys. Tapos, pag nagtupi po kayo, dahan-dahanin nyo lang po. Pagka po tumakbo yung karayom nyo, hilahin nyo nung daliri nyo yung bandang ilalim. O, tapos na guys. O guys, ito na yung isang dress natin. Yung dalawang kulay lang, black tsaka white po yung print niya. Ayan. Barong po yan, hindi nyo po makikita yung kanyang butones. O yan guys, susuot natin yung kulay pula. O guys, ayan na yung checkered natin. O ayan, yun lang ibabaw na butones ang makikita. Kasi yung ganito niya guys, hindi nyo makikita kasi semi-barong nga po ito. Tapos ito po yung bulsa niya, tsaka po ito. O ayan. Pantay din po yung guhit natin. Kailangan po, pag nanahi kayo ng checkered, kailangan pantay po ang mga guhit. O sana nagkaroon kayo na idea ngayon sa ginawa ko at sa mga nanonood. Thank you. At huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-like, at pakishare na rin po. Salamat!